Mga kabaykada, kamusta na kayo? So, Merry Christmas! Ngayon po ay December 25, so ginagawa natin yung video na ito. December 25 at maligayang Pasko sa inyong lahat. So, for today's video, papaano, may tanong ko sa inyo, papaano kapag nagre-ride kayo ng bike ninyo at naplatan kayo? Yun ang malaking problema. Katulad ng video na ito, panoorin natin. Kaya naplatan ako. Pakita ko sa inyo kung ano nakaplan sa akin. Mga kabaykada, tingnan nyo, na pumasok. Talagang butas na butas, ayan, no? Pumunutin natin. So, parang isang ano ang pumasok dito sa ano natin, sa gulong natin. Kaya kalaming lang may pumutok kanina. Tunay natin. Ayan, no? Kita natin yung bike natin. Umuulan pa. Nakapaygada, umuulan eh. Mabubulkanize tayo. Ayan yung gulong ko. Ito yung nag-flat. At ito yung tinapal na natin kanina. Okay, so yeah. Ay, nakamulan pa. Yung talaga, sigayin natin ang mga pekada. Yun ang ating gagawin ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano mag-vulcanize ng inyong interior, yung inyong gulong na na-flat. Kasi hindi natin alam, no? Pagka nagbabike tayo, ay alam natin na talagang pag-ride natin, minsan nakakagulong ka ng matutulis na bagay, katulad ng mga stapler, yung mga thumbtacks, at yung mga bubog. Katulad nung nangyari dito sa doon sa pinanood natin video doon sa bike ko ay yung dulo ng ano yon, dulo ng rivet. Alam niyo yung pag nagre-rivet kayo, may tumatalsik na mahabang siguro mga 3 inches yon. Yun yung naka-flat sa akin. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-vulcanize. Sana po makatulong sa inyo doon sa mga bagong bikers, doon sa mga nagsisimula pa lamang. Alam niyo napakahalaga po nito na meron alam tayo at marunong tayo mag-vulcanize. Paano pagka, halimbawa, nagra-ride ka, nandun ka sa liblib na lugar, at pagkatapos, ikaw ay naplatan, wala namang vulcanizing shop doon, so anong gagawin natin? So, kung ikaw ay bikers, kung ikaw ay new biker, kailangan mo ito. So, panoorin natin ang video na ito, simulan mo at tapusin yung video na ito, at nawa ay meron tayong matutunan sa video na ito. Tara, panoorin natin yung video. Mga kabaykada, ito yung tuturo ko sa inyo kung paano mag-vulcanize ng ating gulong at interior na buta. So, ito yung ating mga kailangan. Siyempre, unang-una, ito yung flat na interior na may butas yan. Pangalawa, siyempre, kailangan natin ng pump. Kasi wala naman tayong wala tayo sa vulcanizing shop. Kailangan nyo nito mga kabaykada, no? Yung pambomba natin. Tapos itong patch kit. Yan, patch kit, mamaya bubuksan natin 'yan. Titingnan natin, isa-isahin natin kung ano ang laman niyan. And then dito sa harap ninyo, merong tubig. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano ang gamit ng tubig na ito para ano, para makita natin at ma-vulcanize natin yung ating papakita ko sa inyo mga kabaykada itong patch kit na nabili natin. Actually ito, nabili ko lang sa Japan Surplus. Pero marami nito sa mga bike shop. Kompleto yan. So punta lang kayo, sabihin nyo patch kit. Kung wala kayo nito mga kabaykada, bumili kayo. So Japanese ano pa nga yan nakalagay dyan. So tingnan natin kung ano laman nito. Okay, isahin natin. So ito, ang mga laman nito, meron siyang parang liha. Okay, liha kasi pagkakailangan natin yan mamaya. Ito na yung mga patch na gagamitin natin. Okay, ayan yung mga patch. So, iba't iba ng sizes yan. Okay, iba't iba ng sizes yan. Depende dun sa laki ng butas. Ito na yung pang ano natin sa gulong. Di ko alam ang tawag nito sa English. Pero, pang sungkit ng gulong yan para maiangat mo. Makuha mo yung gulong. Okay, and then eto na yung tinatawag nating adhesive, yung pandikit. Okay, yan yung laman nitong ating patch kit. Okay, so
Yan ang gagawin natin. So susunod na gagawin natin ay bobombahan natin itong ano. Bobombahan natin itong interior na may butas, no. So yan. Ang technique Bisaya Mandong. Ang technique dito ay kinakailangan sobrahan mo ng hangin, okay? So dyan papasok itong ano na to. So yan mga kabigada ay akin ang binobombahan. Yan. Lumalaki na siya. Okay, so dito tayo sa may tubig. Titingnan natin kung ito, ang purpose nitong ano na to, itong tubig na ito. Titingnan natin kung nasaan yung pinakabutas niya, okay? Okay, so nakita natin mga kabaykada, no? Ayan, yung bumubula. Ibig sabihin, yung bumubula na yan, yan yung ating tatapalan. Sapagkat, nandyan yung butas. At pansinin ninyo, ha? Pansinin ninyo, yan, wala dyan. Walang bumubula. Ibig sabihin, wala dyan yung butas. Okay, pag nilagay natin dyan, nandyan yung bumubula. Ibig sabihin, nilalabas niya yung hangin sa banda rito, nandyan yung butas. So, angat natin, mga kabaykada, angat natin siya. Okay, so, kuha tayo ng tissue. Kuha na natin yung tissue. Okay, so, malamang sa malamang, nandyan yung butas. Okay, so, masyadong maliit yung butas. Ulitin natin, ha. Ito, so, yan. Mga kabaykada, yan, dyan yung butas ating tatapalan. Okay, so nandyan yung butas. Maliit na maliit ang butas niya. So ulit, papunasan ko, ha. Nandyan yung butas. Dito yung butas. Okay. Kada, no? So nilagyan natin ng patible kasi para makita natin kung saan yung butas, ano. So yan yung ano, kasi napakaliit talaga ng butas niya. So tanda natin kung saan yung pinakabutas. Ang gagawin natin mga kabaykada ay lilihahin natin siya. Okay? So, para mamaya, kapag nilagay natin yung adhesive, ay kakapit siya. So, yung bandang gilid. Yung gilid, okay lang na medyo lumagpas kasi liha lang naman yan. So, tinitingnan natin yung dulas, yung ano, nung pinakadulas ng kanyang tandaan nyo lang mga kabaykada yung butas, no? Kasi minsan, yun ang mahirap, tandaan yung butas, no? Nasaan yung butas. So, lilihahin lang natin yung pinaka gilid niya para nang sa ganon ay kumapit talaga yung pinaka parts na kakabit natin, lalo na yung adhesive na gagamitin natin dito sa ating ano, lalagyan na natin ng adhesive. Tandaan nyo lang kung saan yung nilagay yung kung saan yung ano, no, yung pinaka butas. Lalagyan mo yung ano, ikot lang. Kasi laki nung ano, yung parts na ilalagay natin. So, ganyan. Okay, so yan. Paikot, pabilog. Dahil na, mga kabaykada, ang ilalagay nating parts ay ito, pabilog. So, magiging kasukat lang siya niyan. So, titignan natin. Pag kulang, adjust nyo lang na konti yung adhesive na ilalagay ninyo. Para okay, so yan, siguro tapat na yan. And then next ay lapat natin ng konti. Ilagay natin yung ating pinaka okay, so yan. Okay, so antayin nyo lang munang matuyo. And then tsaka natin siya tanggalin siya yung pinaka plastic niya. Hihilahin lang yan. Okay, so antayin natin siyang matuyo, mga kabaykada. So, i-press lang natin para masyado siyang dumikit. So, tanggalin natin yung pinakahangin niya. So, and then press natin siya. So, siguro mga 2 to 3 minutes para sure na sure nadidikit. Saka natin siya tatanggalin yung pinaka plastic niya para tingnan natin kung dumikit na. 3 minuto. Try natin kung dumikit na siya. So, dahan-dahan lang. Baka mamaya hindi siya dumikit, no?
Okay, so tanggalin natin yung plastic. Tandaan lang. Okay, so tanggalin natin. Press nyo lang kasi mga kabaykada, medyo ano pa yan. Medyo malambot pa yan. So, tingin ko naman yan ay dumikit na. Okay, so pag na dumikit na yan, mga kabaykada, ay susubukan nating hanginan at itry natin kung nawala na yung pinaka butas niya dahil din sa patch na niligay na. Okay, so binabombahan na natin, So, ganito siya katigas. Okay, so ito yung patch, mga kabaykada, na niligay natin. So, pupunta tayo ngayon dito ulit sa tubig. Okay, so para makita natin kung meron bang meron pa siyang butas, no? Isa na ba yun? Yun. So, ito mga kabaykada, tingnan nyo, mabuti. Okay, kanina diba bumubula siya? Pero dahil tinapalan na natin siya, ibig sabihin, ayan, makikita nyo naman mga kabaykada, wala na siyang bula. Okay, so tingnan natin lahat, ha? Dandahanin lang natin kasi para makita natin. Okay, so makita natin, wala siyang bula. Walang bula, ibig sabihin, wala siyang butas. Okay, so, yan, paikot yan, walang butas. Kasi kanina, yun yung may butas, diba? Pinakita ko sa inyo kung nasaan yung butas. Okay, so wala yan, paikot yan. Hanggang sa makarating ulit dito sa may inanuhan natin, tinapala natin. Okay, so, eto ulit yung may ito yung may tapal, ha, mga kabaykada. Ayan, nakita ko sa inyo. So, lubog ulit natin. Okay, so, kitang-kita ang ebidensya. Walang bula, ibig sabihin, yan ay walang ng butas. Okay, so, ganyan lang ang pag-vulcanize, mga kabaykada, ng gulo. Kapag nabutasan kayo at nabutas. So, ang tanong, sa kalsada, wala naman akong ganito. Paano ko ma-distinguish kung nasa yung butas. So, papakaramdaman nyo lang, mga kabaykada, no? So, minsan, ang ginagawa ko, inaharap ko dito sa aking mukha para mamaramdaman ko kung nasaan yung hangin na lumalapas dun sa ano. Kaya, ang sinasabi ko kanina, mga kabaykada, ay kinakailangan, tawag dito, punuin nyo ng hangin para mas yung pressure na labas ng hangin, mga kabaykada, ay malakas siya para maramdaman nyo in case na wala kayong tubig nito, wala kayong tubig, ay mararamdaman nyo sa pangdaman ninyo sa kamay, sa mukha, kung saan nyo gusto nyo, mararamdaman ninyo ang pag-organize natin. So, kung nagustuhan nyo yung video, mga kabaykada, ay paki-like, subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana meron kayo natutunan. Keep subscribing kung yung kabaykada, ako si Edsel. Magandang araw at Merry Christmas.